nga mga katropa, ito po muli nagbabalik po sa inyo si Jets Katropa TV. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ang gagawin po natin ngayon ay kung paano gamitin yung BH sound card gamit ang mic condenser papunta sa cellphone. Kaya ante-ante lang po, ihanda ko lang po yung cellphone, yung cord, tsaka yung BH, tsaka yung mic. Ante-ante lang po ulit. So, ito na nga mga katropa yung mga gagamitin natin sa pag-setup ng BH sound card. Ito po yung cable na pan-live mula sa cellphone papunta doon sa BH. Ito po yung dalawang to. Itong dalawang to. Ito naman po, itong cable na to pang charging naman po papunta sa CP. Pwede rin po yan sa papuntang desktop, yung cable na yan. Tapos, ang kailangan natin, dalawang cellphone. Ito po yung isa. Tapos, itong isa yung ginagamit ko po ngayon na pang video. Tapos, kailangan po din natin ang earphone para marinig natin yung nire-record po natin. Tapos, ito po yung pinaka V8 na kung saan doon natin isa-setup yung mga cable na pang live o kaya yung mga pang music. Tapos po ayun yung itong kawad naman na po ito yung papunta sa mic condenser. Ito na po, na i-setup ko na po siya. Ayan, kaya ano, madali na natin siyang gamitin. Sige po, ante-ante lang po uli mga katropa, i-setup po natin yung V8 sound card. Una po natin ikakabit yung mic condenser. Ito po siya. Ito po natin siya isasaksak yung mic condenser. Pangalawa, saksak natin yung pang live para ma-record natin yung gagawin natin. Ito po. Pwede sa live 1, pwede sa live 2. Ayan. Papunta sa cellphone po ito. Yung pang live. Tapos, yung pang music, ito po siya sa company instrument. Dito po. Dito siya ilalagay. Yun yung dalawang sinabi ko sa inyo kanina. Na cable. Ito po, dito siya isasaksak sa accompany instrument. Tapos, kakabit po natin yung headset para marinig natin yung gagawin natin. Either dito sa earphone speaker o sa headset, pwede naman po yan. Parehas lang po yan. Pero ang ginagamit ko po yung sa headset. Tapos, yung isang cable na sinasabi ko sa inyo, yung pangatlo, ito, pang charging to. Saka ito rin yung ginagamit na papunta sa desktop o laptop. Ito yung pang V8. Ito po yung pang desktop o pang laptop. Pero sa ngayon, hindi ko ginagamit to kasi hindi ko ma-connect sa desktop yung aking V8. Kaya ang ituturo ko lang muna sa inyo yung V8 to cellphone lang. Isa natin ikabit sa cellphone yung ating mga kinabit na cable. Ito pong sa live 1, bali ito yung pang live. Ito yung pang live na ilalagay natin, no. Tapos yung isang sinasabi ko sa inyo na cable na nasa accompany instrument, dito po sa isang cellphone para po yun ay sa music. Ito po. Ito po, nakikabit ko na yung pang music. Tapos yung sa headset, nailagay na rin po natin yung mga kailangan natin para makapag-record tayo. Tapos yung sa
mic condenser. Ito po yung pinaka-kumpleto niya na setup. Tapos, ito po yung sa cellphone. Yung isa, hindi ko po maipapakita sa inyo kasi yun yung ginagamit ko pang video po. Okay po, ayan po. Sana nasundan nyo. Tapos po, ang isusunod natin kung paano siya gumana sa cellphone. Siyempre, ang una natin gagawin, i-power on. Ang pagpa-power on ng B8 ay mga 3 seconds, mga 3 seconds nyo i-press. Ayan, makikita nyo naman po, iilaw siya. Ayan. Pag nakita nyo siyang nagbi-blink na, ibig sabihin, nakauna po yon. Ayan po. Ito po yung mga ano niya, sa B8. Ito po yung sa mic volume. Ito po. Mic volume po ito. Tapos, kung ano lang kayo sa echo, pwede nyo siyang baguhin. Sa echo, ayan. Echo yan. Tapos, matitimplay nyo yung pinaka music niya. Halimbawa, sa treble, sa bass, yung sa record, pwede nyo ano yan, baguhin yan. Tapos, yung sa music, kung gusto nyo medyo hinaan yung music at marinig nyo yung boses nyo, nandito po ito. Ito yun. Tapos yung sa monitor, ito po yung pwede rin sa mic to. Mahihinaan nyo yun sa mic. Tapos, meron po tayong iba't ibang ng boses. Halimbawa rito, pwede natin gamitin to. Ayan. May kanya-kanya sounds yan. Tapos, ito po, mga pitch strength niya, magic, mamaya pag maipa-ano ko sa inyo yan, pinapakita ko lang sa inyo yung kung ano yung mga, nito, gamit. Ito po, yung sa mic, meron din po dito. Tapos, halimbawa yung nagla-live stream kayo, meron sa kanya-kanyang iba't-ibang, iba't ibang sounds. Halimbawa, itong cheer. Yung palakpak po yon. Tapos, so sa embarrass, hindi ko po kasi makita eh. Medyo malabo na ang aking mata. Tapos, yung sa gun. Tapos, yung sa, basta, tignan nyo na lang ha. Kasi medyo malabo ang mata ko eh. Ayan. Tapos yung ayan po. Hindi ko na sa inyo masyadong iaano lahat no. Para masundan nyo kagad. Tapos ngayon ang gagawin natin yung kung paano natin gamitin yung B8 sa cellphone pagla-live. Sige po. Antay lang po ulit. So, mga katropa, unang po natin gagawin ay yung testing natin yung mic kung nagana. Tapos, eto. Eto po, naririnig nyo? Ayan, sasalita po ako sa mic. Eto po yung controller ng mic. Ito, nawala ang boses ko. Kasi, siya. O yung sa echo, dito siyang baguhin din. Echo. Tapos, di ba sinasabi ko sa inyo kanina, yung sa music, ito, pwede nyo siyang baguhin kung gusto nyo mahina lang yung music. Ang mga ibago yung boses nyo. Ito naman yung sa mic dito eh. Mic din yan, sa mic. Kung gusto nyo hinaan. Tapos, yung sinasabi ko sa inyo kanina yung sa pagbabago-bago ng boses. Ito, pakinggan nyo kung ano yung magiging boses ko. F
Hello, hello. G. Hello, hello. A. Hello, hello. B. Hello. Hello, hello. Ayan, bago ang boses ko, parang babae. Hello, hello. Ito naman, parang kapre. Ang laki ng boses. Hello, hello. Iyon naman, parang duwende. Hello, hello. Ito, ito ka lang. Siguro napakalaking tao. Ipat na tayo sa kapila. Hello, hello. Ito, ito yung nakatakot. Hello, hello. Sa mic. Tapos yung iba pa, ito. Cheer. Hindi ko na po tatapusin na para shift tayo sa gabi. Yung doon naman sa pagre-record, eh, diba sinabi ko naman sa inyo na hindi ako marunong kumanta, pero susubukan ko para lang masubukan natin yung, o matesting natin yung V8 kung nagana talaga dito sa mic. Yung sabi nila na pagpaganda daw ng boses, ewan ko lang kung mapapaganda nila ang boses ko kasi ewan ko lang, hindi paraan pa. Eh, siguro, kaya nga umbili nito eh, para malaman ko kung mababago niya ang boses ko. Diba? Try na natin. So, ayun, mga katropa, umpisa na natin ang pag-awit. Oh, na, kinakabahan ko. Talagang hindi ko, kumanta. Pero para sa inyo ang gagawin ko, masubukan lang natin itong BA. So, yung mga katropa, umpisa na natin kumanta. Para matapos na itong kaba ko. Hindi mawala eh, kapag hindi ako nakanta. Tagal eh. Sana maibigay itong aking kanta, maski ang kaisipin natin. Pambato ng Cavite. Yo! Ilang ka sa mundong ito, nakintuwa ng magulang. Oh my God! Wow! At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin. Namasdan pati pagkakas. Gatas mo. So, yun nga mga katropa. Medyo wala ng konti ang kabak. Kasi naikanta ko na. Miski sintunado. Sana nagustuhan yung video na ito. Sa munting na ituro ko sa pagsiset up ng BA, eh, may natutunan ko. Miski konti. Kung ako may pagkakamali, eh, sana maituwid nyo. Comment lang pa dito sa may baba para kung ano yung kulang ng pagkakamali na itama na. Hanggang sa muli po pagbablog, maraming salamat sa panunod. Sana susunod, supportahan nyo pa rin ako sa ating susunod. Maraming salamat po. God.